Nasa 200 kongresista po ang pumabor sa panukalang batas na layong buwisan ang mga taong involved sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Gate po ng mga mambabatas, malaki ang maitutulong nito sa muling paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang detalye mula kay Daniel Manalastas. Rise and shine, Daniel. Halos 200 kongresista ang pumabor sa House Bill 5777 o ang panukalang buwisan ang mga nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. 13 ang kumontra at 2 ang nag-abstain sa panukala. Layo ng panukala na makatulong sa pag-angat ng ekonomiya lalo pat tumamlay dahil sa COVID-19 pandemic. Inaasahang makakakalap ng dagdag na pondo ang pamahalaan dito. Gayunman, ilang kongresista ang naglabas ng pagkabahala rito. Ang panukalang pagbubuwis sa POGO sa forma ng 5% gaming tax at 25% income tax sa foreign POGO workers ay tila consuelo de POGO lamang. Pinapayagan na naman nating matawa ang job law sa atin kung naniniwala tayo may demonyo. At tinahayaan na naman nating mamayagpag ang mga Chinese dito sa ating bansa. Tinanggihan na nga ng China ang POGO. Tapos, tayo naman dito. Ibig na ipagbawal natin yan, eh atin pang bibigyan ng buwis. Una nang sinabi ni House Ways and Means Panel Chairperson Joey Salceda, isa sa mayakda ng bill na tinatayang 144 billion pesos ang makakalap na pondo oras na ito ay maisabatas. Pero bawal dito ang domestic betting o tumataya dito sa ating bansa. Ang parusa, ipapasara ang POGO kung ito ay mahuhuli. Sabi ni Salceda, ang importanteng parte ng panukalang ito ay magdudulot naman daw ng magandang epekto sa proyektong infrastruktura ng pamahalaan, mas maayos na social services at programa para sa kalusugan. Gayunman, hindi pa rin ito kinagat ng ilang kongresista na nasa minorya. Para naman kay House Minority Leader Joseph Carapps Paduano, no ang boto niya dahil ang substitute bill daw ay hindi ay napagdebatihan. Significant changes were introduced to the bill which were not discussed during the period of debates. Daniel Manalastas para sa Bayan.